Kumakailan lamang ay pormal nang binuksan ang kauna-unahang 29 megawatt Palayan Binary Geothermal Power Plant ng Energy Development Corporation sa tuktok ng bundok ng Barangay Nagotgot, Manito, Albay. Sa pamamagitan ng plantang ito ay 253,000 MWh ang taunang gross generation o elektrisidad ang maidadagdag nito sa ating pinagkukunan. Hindi ko mabilang kung ilang libong kabayan o kaya naman ay mga commercial establishments ang mabibigyan nito ng kuryente sa kabuuan. At dahil nga renewable source of energy ito, mas mababa ang singil nito at hindi pa bago-bago ang presyo kagaya ng mga fossil fuel power plant. Inaasahan din na mahigit 72,000 tonelada ng carbon emissions ang mababawas nito bawat taon. Environmental friendly na, murang-mura pa. Pero alam nyo ba na kahit nasa Albay lamang ito, ay hindi ito direktang mapapakinabangan ng mga Albayano? Ipapaliwanag ko sa inyo bago matapos ang video na ito. Una muna ay alamin natin kung ano ang binary plant. Marami sa atin ang malamang ay alam na ang teknolohiya ng geothermal power plant. Subalit, hindi pa natin kabisado ang binary plant. Nandito tayo sa loob ng Palayan Binary Geothermal Power Plant ng Energy Development Corporation. So itong plantang ito, kayang mag-produce ng 29 megawatt. Ang energy na ipoproduce nila rito ay mula sa tapon ng kanilang mother plant. Galing, di ba? Opo, tama ang nabanggit ko. Tapon lamang ng main geothermal power plant ng EDC ang binary plant. Ang Energy Development Corporation kasi ay mayroon ng ino-operate o existing na 140 megawatt Bakon Magnito or Bakman facility. Ang turbina nito ay pinapaandar ng steam o singaw mula sa ilalim ng Pukdol Mountains ng bayan ng Magnito at Bakon Sorsogon na mayaman sa mga inactive volcanoes. Sa aming paglilibot sa planta, nakilala namin si Engineer Andre Beronilla, ang maintenance supervisor ng EDC. Dito ay ipinaliwanag niya sa amin na ang bawat hinihigop nilang steam o singaw sa ilalim ng lupa ay nagsasama ng brine o mainit na likido o tubig. Lahat ng ito ay ibinabalik nila sa ilalim ng lupa upang mag-regenerate muli ng steam o singaw. Subalit natuklasan nila na ang brine o likidong ito ay may taglay palang init na aabot sa 171 degrees Celsius na maaari pa palang makapagpaikot muli ng turbina sa pamamagitan ng tinatawag na vaporization. Kaya maaari pang pagkunan muli ito ng kuryente bago tuluyang ibalik sa ilalim ng lupa. Brine component namin, which is supposed to be the steam plant, may sobra siyang brine, nire-re-inject namin yun sa dead wells. We found out na yung steam, yung brine ng Bakman is significantly mainit at 171 degrees Celsius. Pwede mong, ito yung tubo na yun, itong may valve na yan. Yung brine na mainit, instead of injecting directly pabalik sa lupa, pwede namin gamitin panginit ng pentane and butane. And then, yung pentane and butane, pag ininit mo yun, nag-vaporize yun, nag-depressurize yun, kayang mag-drive ng turbine. Optimization actually yung binary plant. Technology na tayo yung nag-master dito at tayo mga Pilipino lang. Wow! So sa madaling sabi sir, tapo na pero napakinabangan pa. Yeah, exactly. This is actually an optimization plan. Yung brine na binabalik sa lupa, binapasok natin muna dito at 171 degrees Celsius na mainit, mag-exit siya as 80 degrees Celsius but the heat itself was used to vaporize yung pentane and butane which can now drive your turbine mo. So yun yung technology. So hindi na to steam itong binary. Ano siya? I'd call it a vaporized na fluid. Vaporized yung nagda-drive ng turbine mo. I would call steam yung main plant natin. Oh. Yung thermal steam siya. Yun yung gas component na nakuha natin sa ilalim ng lupa. But the water component na mainit mo, ipang kuluko ng ibang gas na pwede mag-drive ng turbine. Galing. Kaya lang, may problema. Maalat pala ang likidong ito at maaring makasama sa mga ekipahe ng planta. Kaya may naisip muli silang solusyon at ito ay ang paghahalo ng sulfuric acid. Pag gumamit ka ng brine kasi medyo salty water yun eh. Pag ginamit mo yun na pinasok mo yun sa heat exchange sa maliliit na tubes, could potentially foul later on or mababara siya. And for us to i-lengthen yung life, operate using the brine, dinodose siya to maintain yung pH level niya using this acid dosing system.
sulfuric acid ang ginagamit doon to maintain yung level ng brine natin at around yung pH is 5. Thank you so much, sir. Dahil nga mainit na tubig mula sa ilalim ng lupa ang ginagamit dito, aba, mayroon pa palang higanteng radiator ang planta. The same principle niya sa radiator na sasakyan mo. Pinapalamig lang namin yung tubig para magamit ulit, pang cool down ng mga equipment namin na uminit, cooler na generator. Kasi yung mga equipment sa loob, as we operate at 24/7, uminit din yun eh. We have to have some sort of para hindi siya sobrang uminit, we have to manage yung heat nun. We use coolers. Ang coolers, kailangan mo ng tubig na padaanan mo ng tubig para medyo lumamig man siya. At dahil nga napaka high-tech ng plantang ito, tumataginting na 7 billion pesos lang naman ang ginastos ng kumpanya upang ipatayo ito. Hindi birong investment, ika nga. Hindi madali makapasok ng planta. Safety first, ika nga. Kaya pinagsuot kami ng safety shoes, vest at helmet. Naka-airplane mode din ang lahat ng mga smartphones namin. Delikado raw kasi ang radio waves nito sa planta. Pinayagan lamang kaming magdala ng smartphones upang makakuha ng mga footages. So ayun na nga, kung susumahin, 170 megawatt na halos ang power capacity ng Bacman Geothermal Power Plant. Napakalaking tulong sana nito sa Albay para sa hinahangad natin na 100% clean, renewable, reliable, at affordable source of energy. Ang laking matitipid sana natin kung direkta tayong kukonekta sa plantang ito. At sa malamang, mababawasan na rin ang mga brownouts. Bakit hindi magawa? Kaya naman pala kasi, kailangan munang pumasok sa PSA o Power Supply Agreement ang ALECO at ang EDC. Minsan na rin daw kasing direktang nag-supply ang EDC sa Albay nung minsan ay tinamaan tayo ng bagyo dahilan upang ma-isolate tayo noon sa Luzon grid. Sa ngayon, hindi natin alam kung bakit hindi magawa ng Albay Electric Cooperative na magkaroon ng PSA sa kahit kaninong power supplier sana. Sayang sana itong geothermal power plant na ito na sa atin din pa naman mismo nang gagaling. Tuloy, maraming lugar na nakakabit sa Luzon grid ang nakikihati pa sa atin. Hindi ba masakit yun? Yung alam mong sayo. Subalit, marami ka palang kasalo. Aguy! Yan po ang istorya ni Rabasero. Salamat! Sa susunod pong muli.